Sabihin ni may Senator Laila de Lima, social justice is for greater good. You're right, ma'am. Tama ka dyan. Social justice is for the greater good. That's it. But for the greater good of, you know, social justice. Ano ba yan? Pala mo ba kay de Lima ganito? Sabi niya, alam ba kaya nila kung anong ibig sabihin ng social justice? Alam niyo ba kung bakit sinasabi ito ni Laila de Lima? Kasi tinutulog sa niya yung sinasabing build and build projects at gusto niya paimbestigahan sa Senado. Eto na naman. Ganyan na naman. Wala na kayong ginawa. Mag-imbestiga, mag-grandstanding yun. Kasi ang sinasabi nitong si Laila de Lima, yung daw mga infrastructure project na yan na ginawa ng administrasyon, wala, kalokohan lang yan. Grandstanding lang daw yan. Political purposes. Nagsalita naman kayo. Sus Mariosep na naman. Siguro ito nang naging problema pag ikay nagkaroon ng solitary confinement, daga, butiking, yun, nakikita dyan. Tapos hindi na siguro kumakain ng tama to. Wala nang saging na saba. Nagtsaga-tsaga na lang sa mga... Sila po ay nagsusubuan ng nilagang saging ng saba. Padalhan nyo nga ng medyo minatamis ng konti para tumas yung medyo... Kasi ang sinasabi ho rito ni Senator Laila de Lima, ang palasyo daw dapat ay maintindihan yung mandato ng Senate Committee on Social Justice, Welfare, and Rural Development na siya ho yung nakaupo riyan. Oh, ganun pala. Dapat daw maintindihan ng Malacanang yung mandato ng committee ko. Ayun naman pala. Paano ka magkukumite? Sa loob ka ng Kampo Krame. Hindi ka naman pwede mag-opisina roon. Sa loob ka. Yung Committee on Social Justice, alam ba nila kung ano yung social justice? Sige nga ma'am, anong ibig sabihin? O, ito. Ang sinasabi ho ni Senator Laila de Lima, yung bang ito na kinakailang ilagay sa investigation, Senate investigation, yung impending demolition, itong napipintong pagde-demolish ng mga libo-libong residente na sa Manila na maapektuhan sa construction. So ito ay pag sa construction ng 23 billion pesos north Luzon Expressway. Oh, kumukuha ka ng ano, pogi points, Laila, para sa iyong mga katropa. Sabi nga natin, social justice for the greater good, not for those specific people. Alam niya kasi kami, the law of eminent domain, kuminsan kung just search it, anong ibig sabihin noon, para siguro maintindihan mo, kung ito ay para sa kapakanan ng ito ho'y bansa sa ngalan ng sinasabing pag-uunlad at construction ng mga railway, highway niyan, byways, kung ano-ano man yan, ay sa kabutihan para ito'y ihanda sa susunod na henerasyon, sa susunod na mga dekadang darating na tayo hindi na pag-iiwanan. Ang problema sa iyo, Laila, nasusobrahan ka nata siguro o kulang ka na sa saging na saba, kinigga. Pag hindi ginawa ito, pag sinasabi mo, parang lagi mo, laging iniisip mo na parang may kunting problema rito. May problema talaga. Ang sinabi mismo ni Secretary Villar, yung mga right-of-way na kukunin na yan, didemolish, nagre-reklamo. Anong reklamo? Ang reklamo nila, ma'am, simple. Anong reklamo nila? Eh, kesyo hindi sila nakonsulta. Nakonsulta? Eh, katakot-takot na consultation ginawa, katakot-takot na ginawa ng DPWH. Yan mismo, nagsalita dyan nung ma-interview ko sa Unfiltered, Ben Tulfo Unfiltered, last year pa. O itong pagpapasok ng taon itong February, Secretary Villar ng DPWH. Ang problema raw kasi, pumapasok mga sindikato. Tapos aalis, tapos mamaya, hindi aalis, tapos mamaya, babalik. As usual. Ito bang gusto mong sabihin, imbestigahan mo? Come on. Nagpapapogi ka lang ata eh, dahil election na. Gusto mong galitin yung tao. Gusto mo siguro magkaroon ng music to the ears na gusto mong maging rational, tulad ng sinasabi ni Hilbay. Rational ay mataas ang pinag-aralan, mga attorney, tapos ipapakita na parang concern kayo. Pero sa totoo, alam ninyo, mali sila, subalit gusto nyo itama sila sa ngalan ng sinasabing boto. O ngayon,
Ngayon, gagamitin mo ngayon ang emotion na magagalit sila, iboboto kayo. O ngayon, ano siya? Kokomo-kontra ngayon doon sa sinasabi ni naka-anchor na ang tao, pag ginalit mo, pwede magbagong isip. Pag ang tao, kahit sino, pwede magalit eh. Pag may problema, ang problema rito, mangilan-gilan lang yung sinasabi mo, 38 barangays sa Manila, ito raw yung mga maliliit na mga bahay, mga small businesses, i-relocate doon daw sa malalayong lugar. Abay, teka muna, alangan ba naman ilagay natin sila sa Forbes Park? Alangan ba naman ilagay natin sila sa mga high-end subdivision? Pag binigyan ka, i-relocate ka, dahil unang-una, sabi nga natin, itong problemang squatting sa bansa natin, medyo sensitive issue to. Pag binigyan ka ng relocation at binigyan ka na ng sapat na panahon at binigyan ka na, binayaran ka na ng pera, larga ka na. Huwag nyo na kasing udyukin yung taong magalit. Ma'am, Laila de Lima, Lime. Shut! Hindi yan, Laila. Mga kwento, mga... Okay ba tayo dyan, pare? Lime.